tweet, ipinag-utos ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. sa Embahada sa Kuwait na ihinto ang pagproseso sa 7.5 million pesos blood money na alok para sa kaso ng pagpatay kay Jeneline Villavende. Ang overseas Filipino worker ay pinatay ng kanyang amo noong December 2019. Pagkatapos ng isang taon ay nahatulan ng amo nito ng parusang bitay. Base sa batas sa mga bansa sa gitnang silangan, maaaring alukin ng blood money ang pamilya ng isang biktima kapalit ng buhay ng isang convict. Ayon pa kay Loxin, dapat anyang siguruhin ng opisyal ng embahada sa Kuwait na maisa sa katuparan ng hatol ng korte. Dapat din anyang tapatan ng pamahalaan ng Pilipinas ang 7.5 million blood money para makaraos ang pamilya ni Jeneline. Mananagot anya ang sino bang nasa panig ng Pilipinas na sasalungat sa pagpapanagot sa pumatay sa OFW. Dati nang hiniling ni President Rodrigo Duterte sa gobyerno ng Kuwait na mabitay ang employer ni Jeneline. Ang kaso ring ito ang nagtulak sa pamahalaan ng Pilipinas para suspindihin noon ang pagpapadala ng mga OFW sa naturang bansa. Una nang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mas maiingatan na ang mga OFW ngayon dahil sa nilagdaang kasunduan na nagresulta ng deployment ban, kabilang na dito ang pagpapanatili ng passport at cellphone sa kamay ng OFW at pagbisita sa kanila ng kanilang mga agency kada buwan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.